Good morning, good morning. So ngayon mga kaibigan, may topic ko tayo. So our topic this morning, no? It's around 2:30 p.m. in my watch. So regarding po ito sa batas mga kaibigan, in the first place, I am not an expert about law, and also I am not a lawyer, and also I am not the one enrolled in the law school. But now we need to discuss about these types of special law in our country, which is implemented here. So mga kaibigan, ang malalaman po natin ngayon regarding po ito, the legalities, no? Kung ano po yung nararapat, especially for those people who are around out there na palaging naghahanap ng kasamaan sa kapwa, or when it comes to deception, no? Nagkakaroon ng panliling lang po ang ating ibang mga kababayan, ay nalilinlang po sila sa mga taong ito. Ito lang po ang payo ko mga kaibigan, especially laganap na po ito ngayon. Itong pag-iisyo ng iba't ibang uri ng mga license plate, or yung iba hindi na po license. So sa lahat pong nakikinig dyan, especially pag ito po ay na-i-upload natin sa ating Facebook page and also in our YouTube channel, ito lang po ang paalala ko sa inyo. Huwag na huwag kayong maniniwala sa mga taong ganyan. So we need to talk about these two types of Republic Act. In the first place, ang medyo pakuntian lang natin ang kunti mga kaibigan. Yung Republic Act 4136 is regarding po the LTO Act, or the Land Transportation Office, or the creating the agency of the Land Transportation Office mga kaibigan, or the RE 4136 sa ating bansa mga kaibigan. It comes to regulate for those people na gumagamit ho ng mga sasakyan na hindi rehistrado at nagmamaniho ng motor or ini four wheels drive na wala hong lisensya. Ang authorized po niyan ay ang ating LTO. Sila po yung nag-iisyo ng mga plate number. Ganon, no? So kung anuhin natin, tatlo lang po yon: to regulate, issue a license, driver's license, ganun mga kaibigan. When it comes to those people who are engaging the illegal activities, no, laganap na ho ito ngayon, especially here, no, sa ating EOR. Ang dami pong nagpapanggap dyan. Ilalagyan nila yung kanilang mga sasakyan or mga motorsiklo na lumad, which is not true mga kaibigan. Kailangan pa po natin ng approval from the LTO. Kailangan pa natin ng mga certification, no? Kailangan pa tayo, according to as far as the knowledge is concerned, kailangan pa natin na sumulat po tayo, magre-request po tayo, and then the LTO will review our request. After that, may gagawin po ang LTO for the several days to review our request regarding on that to request a license plate, which is called as a BLP or vanity license plate, kung magkakaroon po tayo ng special plates. Yan po mga kaibigan. Ano bang relasyon ng RE 8371 to the RE 4136? Pareho ho lang yan, special law. Pero iba't ibang function ho yun mga kaibigan.
the NCIP Act or the Republic Act 8371, which is the Act of 1997, no? Creating the NCIP Act here in our country. Ano po yung focus niya? Ito lang po yung focus. The self-governance, no? The cultural rights, the ancestral domain rights, the empowerment, the social justice, and the human rights. Bakit po yung nakikita natin ngayon ang dami hong gumagamit niyan? Sino bang pinakamatalinong tao papupuntahin ninyo sa akin at magsasabi po na in relation to the 8371 ay pwedeng magagawa-gawa ng license? Paano ba yan maging license? Nang walang ibang i-issue niyan kundi ang LTO lang, as far as the law is concerned, as far as the knowledge is concerned, no? Wag na wag kayong maniniwala sa mga taong ganyan. Laganap na yun, no, sa iba't ibang panig ng Davao Region, no? Wag na wag kayong maniniwala sa mga taong ganyan. That is the part or the underground movement of the leftist group, and also that is one of the strategy para manumbalik yung galit sa mga tao sa gobyerno. And also that is the strategy for one of our tinatawag natin na ano, mga kaibigan, tinatawag natin na investment scam. Hamak mo yan, ang kanilang mga motor ay nakalagay lumad. Ano bang relasyon diyan sa 4136 sa 8371? Wala po yung hindi po yun pwede mag-issue ang RE 8371 ng license plate kundi ang LTO lamang. No? LTO, walang iba. Amak mo sila, yung mga leader ninyo diyan ay nagmumotor ng 400cc, 1000cc. Pira po ninyo yan. Diba? Magbibigay lang ng pera, re-release ng ganun na plates. Hindi po yun totoo. Scam po yun. Huwag na huwag kayong maniniwala. Nang dito na yan sa Davao del Norte, alam ninyo kung sino kayo. Huwag lang kayong dadaan dito sa aking checkpoint, kasi i-check ko yan. Ha? Kahit sino pang pinakamatalinong leader ninyo, kung sino man yan, papupuntahin ninyo yan sa akin. I-check ko yan, i-hold ko yan dito. Maniwala kayo sa hindi, i-hold ko yan. Sino man yan, may LTO tayo, galaw-galaw kayo dyan. Lumaganap na ang mga taong ganyan. Ang dami na ho. One of my relatives, biktima na po nila. Naniniwala na naman. So, yan ho mga kaibigan, isang magandang umaga.